Yun. Ito na yung pangtaklob natin sa ating glass wall, mga ka-fighters. Hi, hello! Mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-fighters. At welcome back to my YouTube channel. Sa video nito pala, mga ka-fighters, roping activity kami ngayon. Isishare ko sa inyo paano natin gagawin yun. Simula sa paglagay ng tie wire, insulation foam, at sa paglagay na natin ng corrugated sheet, ipapakita ko sa inyo paano ang tamang proseso nito, mga ka-fighters, sa pag bubong. Ayun ang bububungan namin, mga ka-fighters. At kumusta pala tayong lahat, mga ka-fighters? Sana nasa mabuting kalagayan tayo. At sa lahat ng mga construction worker na katulad ko, ingat-ingat tayo, mga ka-fighters. Dahil yung activity namin ngayon is medyo critical yan. At let's go! Yun, mga ka-fighters, kung nandito tayo sa baba, ito yung makikita natin sa ating bububungan. Kibali, naglagay na kami ng tie wire dyan. Yun yung tie wire, para hindi malaglag yung ating insulation foam. At ito pala yung ating bububungan na area, mga ka-fighters. At kahapon, nakapag-akyat na kami ng mga yero. Ayan, corrugated sheet yan. Yung long span na corrugated sheet, mga ka-fighters. Yun, okay, mga ka-fighters. Dito na tayo sa pag-ladlad ng ating mga tie wire. Konting reminders lang, mga ka-fighters, bago natin instala ng atip to or bubong, kailangan nakatsik yung lahat ng mga trusses natin. Kung wala na bang kulang yung mga materials natin dito sa ilalim, dahil pag may kulang yan tapos naka-atip na tayo, mahirapan na tayo maglagay. Kailangan nakatsik yan kung wala na bang kulang. Tulad itong mga cross brace, mga ka-fighters, yung turnbuckle natin, tapos naka-full wheel ba yung mga bracket natin, ito kailangan i-check natin yan bago natin aatipan or bubungan. Sa pag install naman ng tie wire, mga ka-fighters, ito yung tirada namin. Yan, ito yung distansya niya is 30 cm lang yan, mga ka-fighters. Tapos may ano tayo, ito yung pataas na tie wire, tapos naglagay tayo ng slanting. Galing dito, naka slanting tayo. Kibali, yung forma sa ating tie wire dito is naka diamond, mga ka-fighters. Yan, naka diamond yan. Ito yung tweed, naka eskwala yan. Ito yung ating pa slide na tie wire. Purpose nito, mga ka-fighters, parang hindi malaglag yung ating insulation foam na ilagay natin dito. Masalay yung ating insulation dito. Ibali, yung ginagamit naming insulation dito, mga ka-fighters, is asbestos. Yan, papakita namin sa inyo mamaya paano natin gagawin yun. Paano natin i-install yun, mga ka-fighters. Ibali, ito yung ating bubungan. Hanggang doon yan. Malawak-lawak to, mga ka-fighters. Yan, ganito lang. Unang-una sa pag-tie wire natin. Ito yan lang yung formas pag-tie wire, mga ka-fighters. Yan, binubutasan natin dyan. 30 cm yung distancing niya. Pati din doon sa bandang ibabaw, sa kabila or sa dulo. Tapos dito, nagbutas din tayo dito para sa islanting sa ating tie wire. Yon, mga ka-fighters, ito na yung forma sa ating tie wire na pag install. Yan, may naka-islanting doon, tapos ito yung naka-straight, yung naka-straight na sa ilalim yun. Yung naka-islanting natin nandoon sa taas yun. At ito pala yung gagamitin nating corrugated sheet, mga ka-fighters. Yan, ito. At ito yung
insulation foam. Gagamitin natin yung euro na gamitan natin dito is long span, mga kapaiters, 36. Ito yung kapal sa ating euro. Mag-umpisa na tayo paglatag mamaya ng insulation foam. Nilayout muna natin to, mga kapaiters. At dahil dito, na-check na natin yung ilalim. Kailangan i-check natin ilalim, mga kapaiters, kung kompleto na ba yung mga materialis na kinakabit natin dito, tulad ng cross bracing grad, at tapos yung dinadaanan sa welding natin na pinturahan na yan. Kailangan pinturahan yan, dahil pag may naiwan tayong hindi nakabit natin dito, mahirapan na tayo pag repair pag may bubong na yan, mga kapaiters. Ito yung gagamitin naming insulation foam, mga kapaiters, glass wall, yung tinatawag na asbestos. Ito una natin ilatag, nakahayang yan, no? Tapos itabo natin tong silver. Ito yung silver. Ibali, mag-umpisa na kami paglatag dyan ng glass wall, mga kapaiters, dito. Ayan. Baka nagtaka kayo, mga kapaiters, nasa ibabaw kami naguna pag bubong. Ang nangyari kasi dito, inuna namin yan doon sa taas. Dapat sana dito kami mag-umpisa sa baba. Yun. Yung gutter natin, wala pa kasi tayong gutter dyan. Pag magbubong tayo dyan na wala pang gutter, mahirapan tayo. Yan, o. Kaya ang ginawa namin dito, dito kami mag-una. Dito kami mag-umpisa sa taas. Pababa. Pwede naman yan, mga kapaiters, dahil diskartihan lang yan. Pag matapos na pag-gutter dyan, dito na namin isuksok yung dugtong namin. Yan. Yun, mga kapaiters, ilatag na namin yung ating glass wall or insulation foam. Yan lang yan, gulong lang natin. Pagulong lang natin yan pababa dito, mga kapaiters. Tapos pagdating dito, dahil dito lang, hanggang dito lang yung euro natin, pasubrahan natin ng isang metro dito para pagdugtong natin hindi na tayo mahirapan pag suksok sa ating glass wall or pag splice natin. Yan, huwag kayo magtaka, mga kapaiters, ha. Dito kami naguna sa or nag-umpisa sa taas pagbubong, dahil yun na yung kadahilanan na ang gutter natin hindi pa natapos. Kasi pag maghintay kami ng gutter bago matapos at saka dyan na lang kami magbubong, sayang yung oras namin. Matagal pa yung gutter. Kaya para hindi masayang yung oras namin, dito na lang kami mag-una sa taas, mga kapaiters. Padiskartihay lang yan, mga kapaiters. Kahit saan tayo mag-umpisa, basta may diskarte ka. Yun. Tapos paglatag natin yan, tatakloban natin dito ng silver. Ito yung silver. Yun. Ito na yung forma sa ating glass wall, mga kapaiters. Guhita natin yung purlins na yan, palatandaan na nandyan yung purlins para pag tig-screw natin, hindi tayo mahirapan paghanap ng purlins. Yan, mga kapaiters, ito yung silver. Yan ang itaklob natin dyan sa ating glass wall. One meter, toy. Pasubrangan to, toy. Yun. Ito na yung pangtaklob natin sa ating glass wall, mga kapaiters. Yun, mga kapaiters. Nalatag na namin yung isang euro. Ito yung ating glass wall. Silver ang ilalim. Tapos ito kasi yun, walang silver. Tapos tinakpan na lang ng silver.
yung pangtakip. Purpose nitong silver, mga kapighters, para pag may leak dito sa ating TIG screw, hindi didiretso sa ating glass wall, sa ating asbestos, dahil dito mag-stack yung tubig pag wala ito. Ito yung gamit nito sa ating silver. Tapos dito, guhita natin yan. Kadiretso yan dito sa ating purlins. May mga marka tayo. May mga marka tayo sa wall. Ang dulo ng ating purlins, para hindi tayo mahirapan paghanap kung saan yung purlins na dapat natin titikskruhan. Yun. Yung overlap pala natin dito, siding side overlap natin, mga kapighters, is 20 cm. Kibali tatlong groove galing dito, tatlong groove sa dalawa, tatlo hanggang dito yung side lapping natin. 20 cm yan, mga kapighters, yung standard natin na side lapping natin. Yun, mga kapighters, pag dito tayo sa baba nakatingin, yun yung ano niya, forma na. Yan, yun yung forma yan, mga kapighters, dito sa ilalim. Kasi nakapag-install na kami dyan ng dalawa tatlong ayero. Yun. Yung alambre, naka-importante yan kasi diyan masalay yung insulation foam natin. Ayan. Yun, mga kapighters, ito na yung nakabit namin na yero. Tatlong pligo pa lang yan, mga kapighters. Ayun. Sa taas kami naguna kasi sabi ko na kanina, hindi pa na-install yung ating gutter dyan sa baba. Iniisip ko, pag mag-una kami sa baba, siyempre mahirapan tayo pag-install ng gutter kasi may mga bubong na. Kaya dito ako nag-una pag-install o pagbubong sa bandang taas, mga kapighters. Ayun, wala namang problema yan kahit saan tayo mag-una pag-install. Ang importante, marunong tayo. May alam tayo. Wala nang problema yan. Isusok-sok na lang natin yan dyan, oh. Yan, tuklapin lang natin yan. Suksok natin yung dugtong natin. Ayos na yon. Ibali, ang overlap natin dito, mga kapighters, hanggang dyan tayo. Dalawang purlins ang dapat matikskruhan sa ating overlap, yung pangdugtong natin dito. Galing doon yung sukat, galing doon hanggang dito, kibali 12 meters yan, mga kapighters. Ayun, pero hindi pa dumating yung pina-order namin na yero kasi hindi putol yan, diretso yan, 12 meters yung pangdugtong natin dito kasi long span to na di ko corrugated sheet, mga kapighters. Malaki-laki pa tong bubunga namin, mga kapighters, oh. Yan, oh. Hanggang doon pa yan. Ang standard kasi na overlapping natin sa ating pagdugtong ng yero, mga kapighters, is 2 meters. Galing dyan, yung overlap natin hanggang dito, 2 meters yan. Kaya naging dalawang purlins yan. Hanggang lalampas pa tayo doon na 20 cm. Galing dyan sa ating purlins. Yun yung standard. At saka sa ating side lapping, mga kapighters, 20 cm yan yung side lapping natin. Kibali ano yan, tatlong groove. Yan, ito yung dugtungan, mga kapighters, oh. Yan, ito yung side lapping natin. Tatlong groove yan, hanggang dito yung isa. Makita natin yan dito sa baba. Ito. Ibali tatlong groove to, hanggang dito yung isa, yung side lapping natin. Yung iba kasi dalawang groove lang. May posibilidad pag dalawa lang, yung malakas hangin papasok dito, magli-leak yung bubong natin. Yun. Ito na yung
aming activity, roping activity mga kapighters. Malaki-laki pa itong bubong namin, no? Yan, mahaba pa yan, hanggang doon yan. Yan mga kapighters, lagay tayo ng ano, takip natin sa ating yung glass wool, silver. Yung silver yan, nagsisilbing ano yan, protection sa tagas para hindi didiretso yung halimbawa may leaking, hindi didiretso dito sa ating glass wool. Yan, dahil pag magkatubig yan mga kapighters, mag-stack ang tubig dyan. Yan ang post ng pag kalawang ng ating mga yero, kaya takpan natin yan. May chemical kasi yan, pag mabasa yan tapos walang takip na silver, ang yero natin apiktuhan sa kalawang. Ang iba doon na gano, abantiro pag lagay ng mga tie wire katulad niyan. Yun, hanggang dito lang muna ating video mga kapighters, update na lang tayo pag matatapos na to, malapit na tong matapos, update ko kayo dito mga kapighters. Thank you for watching. So, hanggang dito lang muna tayo. Salamat sa ating mga subscriber dyan at sa panonood ng ating mga video. Yun lang. Sana may kunting idea kayo dito sa pag roping. Bye bye. God bless sa ating lahat.